used to be happy, but not because of you. I was content, and I never needed you. But now gone, oh. I was desperate for love, and this world deceives me. Ruined my life to my day and tonight. I never wanted that darkness, but that is where I was. A life that's without you, I will never go back. A life that's without you, I should never go back. 'Cause you changed me, you gave me a new path, and you mold me, shaped by your hands. I was nothing till you came, and there's nothing like this, Lord. Oh, oh, life is not yours. Oh. Lifting me up when I was about to drown, and you showed me love and made me feel that I am found. I can thank you enough for your mercy and love. Oh, oh God, oh, 'cause you changed me. You gave me a new path, and you mold me. I'm shaped by your hands. I was nothing till you came, and there's nothing like this, Lord. Oh, oh. Life is not yours. Oh, oh. Now hear my voice. My heart sings for you, Lord. I found peace, my heaven in you. I can never ask for more. You're all I'm living for. Good morning, Impact Church. Ayan, I invite everyone to please stand up. Ayan, and can I ask you all na batiin yung katabi nyo? Ayan, ng good morning or ng... Ayan, huwag kamayan. Ayan, you can also roam around. Ayan. Okay, so now na nabati na natin yung isa't isa, the next thing is, I want us all to just focus on yourself, focus on your connection with God, focus on Him most of all. Just, you can close your eyes as we sing these songs. Ayun lang, wag niyong isipin yung katabi niyo or kung ano man yung mga napagdaanan natin. Let us focus on worshiping Him and giving our thanks, pouring out our love, our gratitude to Him, and just listen to His voice, and just connect to Him.
this morning. Together, church, let's pray. Father, we thank you so much, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for the gift of love, the gift of family, of friendship. Thank you, Lord, for the light. Thank you, Lord, dahil sumisikat pa rin ang araw. Thank you, Lord, for waking us up, Lord, for bringing us here safely, Father. We thank you, Lord, for just your warm embrace this morning. We thank you, Lord, most of all, for Jesus who died for our sins, Lord. We thank you, Lord, for the salvation, your amazing grace, Lord, that is new to us every single day, Father. We just want to praise you, and we just want to sing it out, Lord. We want to use our voice, Lord, to shout our praises, Father, because it is what you deserve, Lord. You deserve all the glory, Lord. You deserve all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Our God.
Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Father. Indeed, Lord, there is no one like you, Lord. Your love is matchless, Lord. Your love is never-ending, Father. And we just want to shout out our praises to you, Father, because we are just so grateful, Lord, of your love for us, Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty.
splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. We want to sing how great you are in our lives, Father.
You deserve all our praises, Father. You deserve to be worshipped, Lord. And we stand here humbled, Lord, yet grateful for everything that you've done in our lives, for everything that you've given to us, Father. Amen. Palakpahan po muna natin ating Panginoon. Yung mas malakas pa po. Yung palakpak na deserve talaga ng Panginoon. Amen. Amen. Sige pa po, palakpak pa po tayo. Mas malakas na palakpak ba yung deserve ng Panginoon sa... Amen. 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 Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? At lahat tayo ay nakaranas ng kabutihan ng Panginoon ngayong taon na ito. Sa mga dumating po kanina ng medyo maaga, eh meron po kaming ibinigay na papel sa inyo. Pinasulat po namin yung pasasalamat nyo sa Panginoon ngayong taon na to. Alam ko kulang yung maliit na papel na yan para isulat lahat ng kabutihan. Sulat lahat ng pagpapala na ibinigay ng Panginoon. Pero this month, we're celebrating yung Thanksgiving month. It is a month where we remember yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. Yung goodness na araw-araw ay nararanasan natin. Hindi lang tayo, kundi abot hanggang pamilya natin, abot hanggang mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, mga kasama natin sa trabaho. And as a gesture of our thanksgiving to the Lord, sa mga nagsulat po, sa mga nakasulat na, I invite everyone na idikit po natin dito yung thanksgiving natin sa Panginoon. Normally, we use this as yung offering box natin. Dito natin nilalagay yung tithes natin. Pero this time, let's stick yung praises natin sa Panginoon dito sa box na to. Whenever you're ready, sige po, idikit po natin. Meron pong mga nag-a-assist dyan para magdikit natin. Sige po. Yes. Yes, Lord. Thank you, Father. Sa mga hindi pa po nakatanggap ng papel, okay lang po. Mamaya po, eh, pwede pa rin po kayong sumulat. Pwede rin po kayong magdikit pa dito. Savor the moment of thanking the Lord. Huwag niyong madaliin. Amen. Scott. Amen. Sige po, baka may gusto pa pong humabol. Pwede pa po. Amen. We just praise God. Sobrang nakaka-bless po na kahit di ko nababasa actually, ramdam na ramdam ko yung pasasalamat nyo sa Panginoon. And bigyan ulit natin ng palakpak ang ating Panginoon. Amen. Amen. Before we continue on singing praises to our Lord, eh, magdasal po muna tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon,
Maraming maraming salamat. Thank you, Lord, sa kabutihan mo, sa pagpapala mo na binigay sa amin ngayong taon na to, Panginoon. Mga pagpapala, Panginoon, na minsan hindi namin iniisip, Panginoon, na kailangan namin, Father, pero you know well, you know us well, you know better, Panginoon. Alam mo na kailangan namin yun, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na tinawid mo kami, Panginoon, sa bridge, Panginoon, na takot kaming tawirin. Maraming maraming salamat, Panginoon, dahil tuwing nararamdaman namin na kami ay malungkot, kami ay nag-iisa, Panginoon, niyayakap mo kami at pinaparamdam mo yung presensya mo sa amin. Lord, kulang pa ang isang maliit na papel para sa pasasalamat namin sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, Lord. We want to thank you, Lord, because we have this privilege, Panginoon, to just come to you and thank you for all the things that you have done for us. And thank you for who you are, Father. Maraming maraming salamat, Panginoon. Truly, Father, you are worthy of every praise that we can bring, Father. You are worthy of every song na kaya naming kantahin, Lord. And you are worthy of every breath in our lungs, Panginoon. Dahil sa iyo nang galing lahat ng ito, Panginoon. Maraming maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Amen. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Breath we could ever breathe, we live for you.
the life that you've given to us, Father. We thank you, Lord, for every breath, Lord. We thank you, Lord, for our voice that is free to sing to your name alone, Father. We worship you, Father, and we give you all the glory and all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Isang mapagpalang araw sa lahat, ating Impact Church family. Ayan, talaga namang nakakatuwa dahil tayo'y magkakasama ulit. Tingnan nga po natin ang ating nasa kaliwa at ang ating nasa kanan. Ayan, yung iba po sa atin, kasama natin ang ating mga kapamilya, ating asawa, kapatid, anak, yung iba po kasama natin ating mga kaibigan. At tunay nga pong nakakagalak, di ba? Dahil tayo yung magkakasama at nagpupuri sa Panginoon. So kung hindi nyo po kasama ang pamilya nyo ngayon, pag-pray po natin na sa susunod, kasama na po natin sila nagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? And of course, happy Thanksgiving Sunday to everyone. Talagang ang dami nating ipagpapasalamat sa Panginoon. At talagang pag iniisip natin ang mga bagay na ipagpapasalamat natin, hindi natin mapigilang maiyak dahil ang buti-buti ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? And of course, ang isa sa pinagpapasalamat natin bilang isang simbahan, dahil finally, yung pinagpipray po nating unit, yung Unit 308 po dito, yung matagal na pong nilalay hands nila Pastor Jero at ni KR, ay ma-occupy na po natin bago magpasko! Amen! Praise the Lord! At hindi lang po yun. Siyempre, ang bagong lugar po ng Impact Church Cogyo ay nag-start na po ang renovation! Praise the Lord! At yun ay nagawa at magagawa natin dahil sa kabutihan ng Panginoon. At of course, magpapasalamat din tayo dahil meron tayong kasama ngayon na first time umattend ang ating Sunday service. Siya po ay si Sir Felipe Bautista Jr. Ayan, welcome po to Impact Church. Siya po ay kapatid ni Pastor Albert Bautista. Si Pastor Albert po na kanyang kapatid ay isa po sa mga naging church planter po ng Kamakop. Welcome to Impact Church and hopefully makasama pa po namin kayo sa susunod na service. Meron pa po bang ibang first timer dito? Ayan, yung iba second timer, third timer, and long time na natin kasama, praise the Lord. And of course, gusto nating batiin ng happy, happy birthday ang mga magsa-celebrate ng birthday this week. On November 27, si Joe Vanciares. On November 29, si Kuya Janjet Domingo at si Ate Charisse Repolo. And on November 30, si Patrick Cruz. At sa December 2, si Dr. June Ardina. Happy, happy birthday po sa inyo. And of course, ang isa pa sa pinagpapasalamat natin, ayan, congratulations dahil napakaganda ng wedding ni Pastor Olim and ni Van. Grabe, pag si Lord talaga ang sentro ng inyong relasyon, lahat napakaganda, smooth sailing, tatawa, iiyak, ayan. And of course, thankful tayo kay Lord dahil sa mga ministry na natapos natin. Tayo po ay nakapasok sa iba't ibang campus na ibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon. Nung nakaraan po, this week, last week, tayo po ay nakapunta sa region, sa C.P. Garcia High School, ayan. Si Kuya Gab at si Kuya JM po ang nanguna dyan. And of course, meron din pong region sa Don Quintin Paredes High School, pinangunahan naman po ni Coach Dan. At meron po tayong region sa JP Laurel High School, pinangunahan po yan ni Kuya Ryan. Maraming maraming salamat sa buhay niyo po. At syempre, meron tayong Region Friday dito sa ating simbahan, pinangunahan po ni Kuya Ryan at ni Sir Gideon Bautista.
Grabe, nakakagalak dahil ang dami talagang kabataan ang mas excited pang makilala ang Panginoon. And of course, nagkaroon po tayo ng upper room this Friday sa pangunguna po ni Pastor Gerard. Yan po ang huling upper room natin for this year. So kung di pa po kayo nakatend ng upper room, meron pa po next year. Huwag po tayong absent next year. And of course, tomorrow na po ito, ayan, young adults, lahat ng young adults, magpalakpakan. Ayan, dahil kayo ay merong Christmas party. Grabe ang Christmas party po natin, November, dahil ang ating December fully booked. Ayan. So mga young adults, tomorrow po ito, 3 p.m. At paalala daw po, dahil ang mga young adults po natin ay napakabait, instead na sila ang magpalitan ng regalo, gusto nila yung regalo na ibibigay dapat nila ay ma-share nila sa ibang young people. So young adults, kung kayo po ay namu-move to share your blessings, paki-ready po, pwede pong monetary gift for ating mga young people. Grabe, ang mabait ang mga young adults natin, no? Ayan. And of course, sa December 8, ayan, Regen Christmas Party po natin sa One Sumulong High School. So, sino dito yung mga umaattend ng Regen? Yung maraming ticket, taas ang kamay. Ayan, huwag natin kakalimutan ng ating mga tickets. Dahil dyan lang po natin yan pwedeng ipapalit. Pag nakalimutan po, wala na. Invalid na po yun. Okay? Again, yan po ay sa December 8. And of course, hindi magpapahuli ang Impact Youth Christmas Party. Ayan po ay sa December 10. After the first morning worship service, 1:30 p.m. to 3:30 p.m. So yung ating mga Impact Youth may bibigay po na parang ticket. Ibig sabihin, kayo po ay a-attend dito sa ating Christmas party. And of course, di ba, hindi lang po nasama sa Ministry Report, pero last Sunday, nagkaroon po tayo ng membership class. And praise the Lord, dahil ang dami pong nagpa-member. So lahat po nung umatend ng membership class, on December 10 po, meron po tayong right hand of fellowship. Ayan. Huwag po natin kakalimutan. Right hand of fellowship po yan ng mga umatend ng membership class. And on December 16, installation po ni Pastor Nani sa Impact Church Cogyo at dedication po ng bagong place of worship nila. December 17 naman po, ayan, ang ating gift to Jesus. So ito pong ating gift to Jesus ay mag-ready po tayo ng any amount that we would like to give back to Jesus, dahil po lahat ng ibibigay natin dito sa gift to Jesus ay mapupunta po para po sa mga pangangailangan ng ating Impact Church Cogyo. And of course, ang isa pa sa pinakahihintay natin, ayan na, December 17. Alam kong tandang-tanda niyo to. Anong meron sa December 17? Christmas party po natin! Ayan, wag pong kakalimutan. 10 a.m. po mag-i-start ang ating worship service sa December 17 for the morning service. For the afternoon naman po, 4 p.m. And kung kayo po ay nagwa-wonder, meron bang service sa December 24 at December 31? Meron po, pero morning worship service po. So feel free to attend bago po tayo maghanda ng ating pang Noche Buena at pang Buena Medyo Noche. Ayan! Naku, magkakamali pa ako. Ayan! So that's all for our announcement. Alam ko medyo marami. Hopefully, matandaan po natin lahat. And now as we proceed to worshiping God by giving His tithes and our offerings, allow me to read what is written in 2 Corinthians chapter 8, verse 7. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. So Impact Church, let us now give His tithes and our offerings. Come and came.
Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ako po pala si Jericho, sa mga hindi pa nakakilala sa akin. So, madalas niyo po ako makikita dyan sa gilid. So, nandito po ako sa harap nyo para i-share yung bahagya or isang parte ng buhay ko na gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon. So, katulad na marami sa atin at karamihan sa mga Filipino, ako rin po ay kabilang sa masasabi nating pamilya na nahihirapan sa buhay. So, yung tatay ko po ay tricycle driver, tapos yung nanay ko naman, taga-pangasiwa lang sa bahay. Yung papa ko po yung talagang main na nagpo-provide sa amin sa mga pang-araw-araw naming gastusin. At gaya rin ng maraming kabataan, 5 taon na ang nakakaraan, ako po ay isang grade 12 student noon. Namomoblema rin po ako kung saan ba ako magka-college. Alam ko po maraming magulang dito ang makaka-relate sa hirap ng pagpapaaral sa mga estudyante, sa mga anak nila. At gaya na rin sa mga estudyante na katulad ko na namomoblema kung saan ba sila patutungo, saan ba sila pupunta. So, noong mga panahong yun, wala po akong kapasidad para mag-enroll sa isang pribadong universidad. Kaya ang tangi ko lamang na pagpipilian, makapasa sa isang state university. Na at that time, may libreng tuition na nakakatuwa. Ngunit kahit may solusyon na ako sa problema ko sa pagka-college, syempre, challenge pa rin yun, balakid pa rin sa akin yung paano ako papasa sa isang state university. And kung makapasa man ako, paano naman yung pang-araw-araw ko na gastusin sa pagpunta sa school. So tatlo po kasi kaming magkakapatid na sabay-sabay nag-aaral nun. So ako po patuntong ng kolehiyo, yung 2 kong kapatid naman nasa high school at nasa kindergarten yung pinakabunso namin. So nalaman po ng tito ko yung sitwasyon namin noon. So nagtatrabaho siya sa isang state university din, pero sa Cagayan de Oro sa Mindanao. Professor po siya doon. So inalok niya po ako, pati yung magulang ko na pag-aralin daw niya ako sa probinsya. Doon na lang daw po ako mag-aral, siya na daw pong bahala sa pantustos ko. So natuwa po ako, pati yung magulang ko nung marinig namin yun. Pero kasabay nung katuwaang yun, yung kalungkutan na pag nangyari yon, mawawalay ako sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Kasi dito na po ako lumaki sa Maynila. Dito ako pinanganak, dito ako lumaki. So, pati na rin yung simbahan, tong Impact Church na may iwan ko. Gayun na rin po yung availability ng gusto kong course nung time na yon. Hindi po siya available doon sa school na yon. So, samantalang dito sa Manila, merong mga available na course, like yung computer science, specifically yung gusto ko noong time na yun. Pero gayon pa man, na nag-exam po ako sa, doon sa Central Mindanao University. So, apart from that, may pinakita din po sa akin si Lord noong time na yun na isa pang option. No, one time, nalaman ko from another member ng church na to, na meron daw palang scholarship ang Department of Science and Technology na pwede ko ring applyan. So, tinry ko rin po kahit suntok sa buwan na napakahirap ng exam nila. Nag-apply ako sa DOST, pati na rin nag-exam ako sa PUP po. So, bale, nung magka-college ako, 2 lang talaga yung in-applyan kong entrance exam. Either sa probinsya o dito sa Manila, sa PUP. So, ayun, pagkatapos ko po mag-apply, ginawa ko ng lahat, nag-review ako hanggat sa dulo ng makakaya ko. After noon, ano naman po, santong dasalan naman po tayo. So, dasal-dasal talaga bago dumating yung araw na may resulta na. So, special mention din po sa mga ka-church ko noon before na, no, ka-church, sa mga churchmate natin hanggang ngayon. Kala mo galing sa isang simbahan eh. So, sila po, special mention kay KR na talaga ring nagdasal para pumasa ako dito sa Manila para dito ako magstay. So lumabas na po yung resulta. Una lumabas yung sa probinsya kasi yun din yung una kong tinake. So pumasa po ako sa probinsya. So, pero may mas desire po kasi yung puso ko. Gusto ko sana talaga dito sa Manila mag-aral. And ayun,
sa buti na lang na naayon sa will ni Lord, biniyayaan niya ako na pumasa ako sa PUP saka sa DOST noong time na yon. So kaya dito po ako nakapag-aral sa Manila. So for 4 years, nagbunga rin ito ng patuloy na pag-grow ko sa Panginoon. Kasi kapag natuloy ako sa probinsya, hindi ko alam kung paano yung magiging spiritual life ko doon. Kasi wala akong kakilala, tito ko lang yung kakilala ko doon. So hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy sa pag-grow kay Lord doon. So yung blessing na yun ni Lord, yung scholarship ko na yun, pati sa COVID po, natulungan ako noon time na tumama yung COVID. Maging ng church na alam ko marami din sa atin yung natulungan ng church nung time ng COVID. Saka nakapanatag ng puso na during the time ng COVID, kasama ko yung pamilya ko. Kasi kung hindi ako nakapag-aral dito, most probably magkalayo kami nung time ng COVID. So patuloy ako nanilbihan sa Panginoon habang nag-aaral ako dito. Sinusubukan ko pong ibalik yung mga blessing niya sa akin sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa mga ministry niya. Hanggang sa dumating na naman yung isang panibagong malaking blessing ni Lord sa akin nung makagraduate na po ako sa course ko. So, laking pasasalamat ko po kay Lord na nawalang ginastos yung magulang ko para sa college ko. Hindi ko po to sinasabi para magyabang, pero gusto ko pong iparating sa inyo na kung meron tayong pagsisikap at pagre-rely at pagsunod natin sa Panginoon at patuloy na pananalangin natin sa Kanya, dadalhin niya tayo kung saan niya tayo gustong ilagay. So hanggang sa araw na ito po, patuloy po akong binibless ng Panginoon kasi matapos ko po graduate ay naganap na ako ng trabaho. Maraming trabaho po yung nakakapang-akit ngayon. May mga matitinong sahod na pero magtatrabaho ka pati Sabado at Linggo. Nakaka-tempt po, pero di ko po kinagat yung mga ganong offer. Sabi ko sa sarili ko, ang weekends ay para sa pamilya at para sa Diyos. Nanindigan ako kahit sa paghahanap ng trabaho na weekdays lang yung trabaho ko dapat. Hindi ko na rin po hinabol ang mataas na sahod sapagkat alam ko kung anong ibibigay sa akin ng Panginoon ay magiging sapat na sa lahat ng pangangailangan ko. So lampas yung isang buwan, umabot po ako ng lampas isang buwan na naghahanap ng trabaho. Araw-araw po, kada umaga, nagsisend ako ng resume sa kaliwat ka ng kumpanya. At ito po yung isa rin sa mga pinaka-unexpected moment sa buhay ko. Tandang-tanda ko yung moment na yun kasi may nakita ko Monday to Friday na job posting sa Makati. Medyo malayo siya para sa akin na taga QC. Pero sabi ko sa sarili ko, bumaluktot kapag maikli ang kumot. So hindi rin ako ganun ka-qualified dun sa trabaho na inapplyan ko. Konting experience lang yung meron ako na related sa hinahanap nila. Pero inapplyan ko pa rin. Suntok sa buwan talaga yung ginawa ko po dun. So isa siya sa mga least expected ko talaga na magtatanggap sa akin. Pero eto ako ngayon, nagtatrabaho ako Monday to Friday sa Makati at kumikita ako na sapat sa mga pangangailangan ko at higit pa na minsan kaya kong bumili ng mga gusto kong bilhin. So kitang-kita ko po sa buhay ko paano naging tapat ang Panginoon sa akin dahil sa pagsunod ko sa mga utos niya. Kaya di na rin ako nagdalawang isip pa na nung dumating ang una kong sahod ay ibigay ito ng buo sa kanya. Kasi kung tutuusin, kulang pa yun sa lahat ng binigay niya sa akin. Hindi rin po labag sa loob ko na ibinabalik ko kay Lord yung 10% ng sahod ko sa kanya bilang tithes. Sa pagkaalam ko na kahit nababawasan yung sahod ko, patuloy ako na iniingatan, inaalagaan ni Lord. Ibinibigay niya yung pangangailangan ko. Never po akong nagutom, nagkulang. Di niya ako pinabayaan at patuloy niya akong binibigyan ng mga pangangailangan ko na sapat at umaapaw pa. Hindi po ako nagsalita dito sa harap para ipagmayabang yung mga nangyari sa buhay ko, ngunit para ipakita sa inyo gano'ng katapat ang nag-iisang Diyos nating lahat. Kung tayo po ay patuloy na susunod sa Kanya,
ibibigay niya po yung nararapat sa atin nang naaayon sa kagustuhan at kabutihan niya. Maraming salamat. Amen. Praise the Lord. Hindi pa po yun yung preaching. Ito pa lang po. Pero it's a blessing. First of all, good morning, Impact Church. It's wonderful and it's such a blessing to see wonderful faces and wonderful smiles. I was so blessed by the testimony of Echo. Bago po siya umakyat dito, kahapon, sinend niya po sa akin yon, and I was browsing through it. And I can't help but to praise the Lord and thank the Lord, dahil totoo nga na kapag tayo ay kumapit sa Panginoon, hinding-hindi niya tayo pababayaan. Echo put God first sa buhay niya. And alam ko na in-honor yun ni Lord. In-honor niya yung desires ng puso ni Echo. Isa po ako sa mga pinagpala na makita si Echo na lumaki. Actually, payat pa rin po siya, ganyan din po siya nung high school. Pero it was a blessing to journey with him from that boy na high school na, di ko alam kung anong grade siya noon, grade 10 ata, tama, grade 10, na pag nagba-Bible study, pumunta kami ni Jovit sa NAVS, pag nagba-Bible study kami, napakaraming tanong niyang bata. Kasi ganun siya. Gusto niya na kung ano, nakukuha niya, na satisfy niya yung sarili niya na dun sa sagot na or dun sa tanong na meron siya. And to see him serving the Lord, to see him giving praise to the Lord, and to see him na ginagamit ni Lord for his ministry, talagang nakakataba po ng puso. Pardon me, medyo emotional ako, hindi ko alam kung bakit. Pero wait lang po. As I was singing kanina, I can't help but to cry because naalala ko yung goodness ng Panginoon sa buhay ko. It was, 2023 was a roller coaster ride for me. Hindi po ulit testimony, pero allow me to share this to you. 2023 was a roller coaster ride for me because the year started sa blessing ng Panginoon. For years, so many years, pinag-pray namin ng asawa ko na makapasok siya sa public school. Dahil siya ay job order lang sa kanyang pinagtuturuan. And sometimes, ang sahod, pagka ikaw ay job order, delayed. Minsan, 3 months delayed, minsan, 2 months delayed. Minsan, next sem na, doon pa lang niya sasahurin yung trinabaho niya last sem. And it was hard for us nung kinasal kami because pag may mga oras na hindi sumasweldo si Jait, pinagkakasya namin kung ano yung meron ako. Pero the Lord answered our prayers. Sinagot niya yon nung January. And tumawag sa akin si Jait. Umiyak ako noon, actually. Dahil sabi ko, Lord, sobrang thank you because totoo na you hear our prayers. Tuwan-tuwa ako noon. Sobrang saya namin mag-asawa because ito yung talagang matagal na namin pinagdasal. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami. Pinagdadasal na namin yun. So my year started with a victory. But few months after, I prayed the hardest prayer sa buhay ko nung taon na yun. It's hard to pray for a loved one na kunin na siya ni Lord dahil nahihirapan na siya. Pero the Lord see me through. Sinagot niya yung prayer na yon. And He gave me peace.
Yes, I'm still grieving. Pero the Lord has empowered me. The Lord has embraced me. Pinaramdam niya yung pagmamahal niya sa akin. So that I could also help others. So that I could also help yung mga pamilya ko, kapamilya ko who's also grieving. And I praise the Lord for that. Kanina, we asked you to stick yung mga praises nyo sa Panginoon ngayong taon na to. And I am so overwhelmed of how good God is. Alam ko, sinabi ko kanina, hindi ko nababasa yan, pero ramdam na ramdam ko yung goodness ng Panginoon sa inyong, sa buhay nyo. And we praise the Lord for that. And sabi ko kanina na it is our Thanksgiving month. Thanksgiving month ngayon. We are celebrating Thanksgiving month. And tinataas natin lahat ng papuri. Sinasabi natin, sinishare natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. And it's just fitting na malaman natin ngayong araw, paano nga ba natin mas mapapasalamatan pa? At paano nga ba natin mas mapapapurihan pa yung Panginoon sa kabutihan niya? But before that, before we dive into our message today, let's pray po muna. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for each and every blessing, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Lord. We thank you, Lord, because we can call you our Father, Lord. We can come to you in our victories, and we can come to you even in our failures, Panginoon. And we just thank you, Panginoon, because patuloy naming nakikita yung kabutihan mo, hindi lang sa buhay namin, kung hindi sa buhay ng lahat ng kasama namin, Father. Nawa, yung message mo, Lord, mag-pierce through our hearts and through our minds, Panginoon. May matutunan kami ngayong araw na ito kung paano ka namin mapapasalamatan pa at mapapapurihan pa, Lord. We praise you, we honor you, we worship you, Lord, and we glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen. So if you have your Bibles with you, please open it to Romans 12:1-2. Again, Romans 12:1-2. So I also have it on screen. Pero dito mapapakita natin paano nga ba natin mapapakita yung gratitude natin kay Lord at yung kabutihan niya. Para po sa mga walang Bibles, meron po ako dyan sa screen. This is from Pinoy version. So, let's read. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kaya nakikiusap ako na i-offer nyo ang mga sarili nyo na isang buhay na sacrifice. Banal at acceptable sa Diyos. Ganun ang tunay na worship. Verse 2. Huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan nyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip nyo para malaman nyo kung ano ang gusto niya, yung mabuti at nagpapasaya sa kanya at perfect. Praise the Lord for the reading of His Word. Now, bago natin tignan ano nga ba yung pwede natin gawin bilang pasasalamat kay Lord, tignan muna natin kung bakit nga ba sinabi to ni Apostle Paul. Sabi ng mga Bible scholars, itong chapter 12 is a conclusion sa lahat ng pinresent ni Lord previously. So, usually ginagamit itong therefore kapag meron tayong kailangang gawin. So, this time, Paul started itong chapter na to with the word therefore. And sabi nga ng mga scholars, it concludes lahat ng sinabi niya, lahat ng tinuro niya sa mga tao sa Rome, sa mga Romans, ito yung conclusion. Now that alam na nila kung ano yung kailangan nilang gawin, Now that alam na nila kung ano yung ginawa ni Lord para sa kanila, now this is their time to know ano nga ba yung kailangan nilang gawin bilang mga followers ni Jesus Christ. So hindi ko na iisa-isahin sa inyo, masyadong marami po yung chapter 1 to 11 kapag inisa-isa natin. And I don't want to rob you of the joy of discovering God's Word. So if you have time this week or next week, I encourage you,
na basahin yung Romans 1 to 11 para mas ma-appreciate natin kung ano yung sinasabi ni Apostle Paul dito. Pero allow me to give a brief summary kung ano nga ba yung sinabi niya doon. Sinabi niya sa throughout the chapter 1 to 11 na tayo ay pinatawad ng Panginoon, na mayroon tayong kaligtasan na matatagpuan kay Jesus Christ. Dineclare niya tayong righteous. Tinitingnan natin tayong righteous dahil kay Jesus. At ginawa niya tayo, tinawag niya tayong mga anak. And binigyan niya tayo ng mga magandang pangako kapag sumunod tayo kay Lord. At napakarami pang iba actually, napaka-rich ng books, ng book ng Romans. And allow me to share to you, now, paano nga ba natin mapapasalamatan ang Panginoon? Paano nga ba natin mapapasalamatan ang Panginoon at mapapapurihan? Allow me to share to you two things na nakita kong itinuro sa atin ni Apostle Paul dito sa passage na to. First is to offer our lives kay God. Sabi ni Paul sa verse 1, balikan natin. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kaya nakikiusap ako na i-offer nyo ang mga sarili nyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Makikita natin dito na si Paul ay nakikiusap sa ating mga followers ni Jesus Christ. Actually, itong specific na sinasabi ni Paul is for us, sa mga naniniwala, sa mga tumanggap at nagfa-follow kay Jesus Christ. So, nakikiusap siya dito na bilang pasasalamat natin sa Panginoon, i-offer natin yung bodies natin as living sacrifice kay God. Bilang ating worship sa Kanya. Pero, ano nga ba yung ibig sabihin ng buhay na sacrifice or living sacrifice? Sa Old Testament, kapag pinag-usapan yung sacrifice, ang una pumapasok sa isip natin, ito yung mga kinakatay, yung mga bull, yung lamb, goat, dove, yun yung mga kinakatay para i-offer kay Lord. Pero dito, nilinaw ni Paul, kaya huwag tayong malito, na hindi natin kailangang ipakatay yung sarili natin. Dahil ang tinutukoy dito ni Lord na isacrifice is isang living sacrifice. Hindi na natin kailangan gawin yung mga pagkatay pa ng mga animals na yon dahil nung namatay si Jesus Christ for us, wala na. Tapos na lahat ng yon. Hindi na natin kailangan gawin yon. So iba yung tinutukoy ni Paul dito sa passage na ito. So what is Paul saying here is to dedicate our lives in worshiping God. Sinasabi ni Paul dito na i-dedicate natin yung mga buhay natin, yung offer our bodies as living sacrifice in worshiping God. When it comes to dedication, meron akong on top of my mind na isang basketball player na kilala siya dahil sa kanyang dedication. Pasensya na po, pero ako po ay isang funny Kobe. Alam ko, depende po yan, pero isa po talaga akong fan ni Kobe. Isa po ako sa mga nag-fade away dati nung bata kahit na wala namang ring at wala namang hawak na bola. Ganun ko po siya ka-idol nung bata ako. Pero those players na nakasama si Kobe sa Lakers and even sa Team USA, they were saying na grabe yung dedication nitong taong to when it comes to basketball. Kinukwento nila that Kobe would be the first person practicing in the gym and he would be the last person to leave that gym sa araw na iyon. Sabi nga niya, sa kanya na mismo nang galing, kinukwento niya kung ano yung nangyayari sa isang araw niya. And sabi niya, madaling araw pa lang, he has to wake up. 4 o'clock, kailangan ready na siya. Pupunta na siya sa gym, magpa-practice na siya. And after nun, matutulog lang siya saglit, kakain, and magpa-practice siya ulit after a couple of hours. At magpapahinga, susunod naman yung team practice nila. So, yung dalawang practice na yun, siya lang. So, meron pang team practice that day.
And after nung team practice na yon, mag-uuwian na yung mga teammates niya, pero itong si Kobe would stay pa sa gym for a couple of hours to train. Grabe, kasi iniisip ko pa lang actually yung ginagawa ni Kobe, pagod na ako. Sabi ko, parang Lord, di ko kayang gawin yung ginagawa nun. Pero grabe, ganun yung dedication na meron siya sa basketball. Kasi ganun kalaki yung passion niya at yung love niya for the game. He was so dedicated sa craft niya that he spends a lot of time practicing, doing his moves, and perfecting it. All because mahal niya ang basketball. And dapat, tayong mga followers ni Jesus Christ, ganun din tayo ka-passionate. Ganun din tayo ka-dedicated in worshiping God. When we say with our mouths that we love the Lord, dapat ganun din yung dedication, ganun din yung passion. Yun yung sinasabi, yun yung pakiusap ni Paul sa atin. We dedicate our lives in worshiping, in thanking the Lord. Sacrificing ourselves, offering ourselves to the Lord means we let God take over our heart. We let God take over our minds, yung passion natin, and even yung will natin. And i-allow natin siya to use us for His glory. You see, a living sacrifice is a life lived for the glory of God. It's a life lived for the glory of God. And nung inaaral ko itong passage na to, it dawned to me na para magawa natin itong sinasabi ni Paul, na i-offer natin yung bodies natin as living sacrifice kay God, we also need to take care of our bodies. Bakit? Dahil itong katawan na meron tayo is the temple of the Holy Spirit. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 6:19-20. Sabi po dito, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Part of our thanksgiving to God is taking care of our bodies. Honestly, guilty ako dito eh. Naalala ko, a couple of years ago, si Pastor Jason was talking to us. Sinasabi niya na magpapayat kami. Sorry, Pastor Jason, pero tinatry ko na po ngayon. Kasi na-guilty talaga ako. Kala ko okay ako. Kala ko malakas ako, bata pa ako. Pero itong mga nakaraang weeks, sunod-sunod yung naging sakit ko. Nagkaroon ako ng trangkaso, nag-LBM ako. Last month, natapilok ako. Natapilok ako sa bahay namin. And last week naman, ang pinaka-ayokong mangyari, nagka-gout po ako. Nagka-gout po ako. And it made me realize something. Nung mga nakaraang linggo na yon, it made me realize something. Na dahil hindi ko inaalagaan yung sarili ko, yung sakit, yung mga naging sakit ko, hindered me from serving the Lord. May mga hindi ako nagawang bagay, may mga hindi ako nagawang ministry, dahil nagkasakit ako. All because I was not taking care of my body. So, ito, last month, actually more than a month na, I started yung intermittent fasting ko. And I praise the Lord, paano ay kinakaya ko po. Because that's part of taking care of my body. I am trying my best to be healthy dahil gusto ko na mag-serve pa kay Lord. Gusto ko na gamitin ako ni Lord. Gusto kong i-offer yung sarili ko as a living sacrifice sa Panginoon. And I can't do that if hindi ako makabangon. I cannot do that if pilay ako, hindi ako makalakad. Because for me, yung service ko kay Lord, I have to go out, I have to go to the campus, I have to go here sa church.
And hindi ko magagawa yon if I am not taking care of myself. You see, we need to look at our bodies as an instrument to worship God. Our bodies is our instrument to worship the Lord. Kaya dapat alagaan natin yung sarili natin. Para sa akin, offering our lives to God to worship Him and express yung gratitude sa Kanya is the most logical thing we can do. Kapag na-realize natin, we came to a realization of how good God is, of how loving God is, at kung ano yung mga ginawa niya para sa atin kahit na hindi pa natin na-realize yung mga bagay na yon. It is just logical to express our gratitude by offering our bodies as living sacrifices to Jesus Christ. It may sound difficult para sa atin, pero sa totoo lang, yung hinihingi niya, maliit na bagay lang compared sa ginawa niya para sa atin. Kasi sa totoo lang, grabe yung goodness ni Jesus. Imagine, namatay si Jesus. Namatay siya para sa cross, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sinacrifice niya yung buhay niya para tayo ay mailigtas. And now, dahil ginawa lahat ng yon ni Jesus Christ para sa atin, it is now our turn to offer our lives para sa Kanya. To worship Him. Napakaganda at napakasarap balikan ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Tama ba? Sarap balikan ng mga moments na yon. It feels good to stop and remember those moments. Yung mga tao na pinadala ni Lord para tulungan tayo. Yung mga lessons na nakuha natin sa mga pagkakamali natin. And see how God used those things, kahit yung mga pagkakamali natin, God used those things to mold us for who we are today. Nung teenager ako, papuntang 20s, isa akong pasaway. Alam mo yan, ng mga matagal ko nang nakasama, na ako po ay pasaway, bulakbol ako at parang walang direksyon sa buhay. I had tons of insecurities and issues in life na para bang wala akong magandang future na maisip para sa sarili ko. Ya, alam ni KR, ni PJ, ni Jovit, si Nanay Becca, si Dinyan, alam nila yan dahil matagal ko na silang kasama. But in those dark moments that I had, kahit nasira ulo ako at bulakbul ako, masasabi ko with full confidence sa inyo na hindi tumigil si Lord na maging mabuti sa akin. Kahit napasaway ako, binigyan niya ako ng mga taong magkokorek sa akin. Gumamit siya ng mga tao na, and even mga pangyayari sa buhay ko para ako ay gumising at magpatayo. At yung mga pangyayari na yun ay magpatayo sa akin at magbigay ng direksyon sa buhay ko. God saved me. At binigyan niya ako ng purpose. And dumating yung point na tinawag ako ni Lord para maging pastor. And I know na hindi ko kayang talikuran si Lord nung tinatawag niya ako. Hindi ko kayang hindian siya. After all of what He has done for me, it is just right that I offer myself to Him. It is just right that I offer my body as living sacrifice to worship Him. At hayaan ko siya na gamitin ako kung saan niya ako gusto ilagay. The next thing kung paano natin mas mapapasalamatan pa ang Panginoon is hayaan natin, ayaw, hayaan mong i-transform ka ni Lord. Sabi sa verse 2, huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niya, yung mabuti at nagpapasaya sa Kanya at perfect. Itong verse 2 is very essential in offering our bodies as living sacrifice to God. Paul is reminding us here na huwag tayong gumaya sa mundo. Bakit? Dahil kapag tayo ay gumaya sa mundo, tayo ay nagpamold sa mundo,
it will hinder us to fully offer our bodies to worship the Lord. Makita natin sa verse na ito na merong negative command and positive command. Yung negative command, ay yun nga yung sinabi ko kanina, huwag tayong gumaya sa mundong ito. At yung positive naman, yung hayaan mong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip mo. You know, we need to devote our life as a Christian to na patuloy tayong baguhin ng Panginoon. Being changed by God is a lifelong process. Hanggat hindi tayo tinatawag ni Lord papuntang heaven, patuloy niya tayong binabago. Hindi dapat tayo maging kampante sa sarili natin na hindi, okay na ako, binago na ako ni Lord Okay na ako, leader na ako Okay na ako, pastor na ako. Hindi tayo dapat maging kampante doon sa kung nasaan tayo. Dahil itong pagbabago na tinutukoy ni Paul dito sa verse na ito ay present tense actually and continuously na nangyayari at ginagawa ni Lord sa buhay natin. And the only way para hindi tayo magaya sa mundo ay kapag hinayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon or baguhin niya yung isip natin. When we allow God to transform our minds, madali nating ma-distinguish ano ba yung kay Lord at ano nga ba yung sa mundo. Kapag binasa natin, parang ang dali, pero sa totoo lang napakahirap nito. Bakit? Dahil andito tayo sa mundong to At hindi tumitigil yung mundo to feed us of wrong values and wrong thinking. Sa social media, kapag binuksan natin, napakarami dyan ang mga tao, yung iba sikat pa, who promotes wrong values. Diba? Okay lang na mag-prank kahit na nakaka-agrabyado tayo ng tao. Diba? Okay lang na uminom, manigarilyo, magsugal. Okay lang kahit tatlo-tatlo or apat-apat yung babae mo. And when we dive into those things, we are feeding our minds of the wrong values na nakikita natin sa kanila. At habang tayo ay nagbababad sa mga bagay na ito, it hinders us to truly worship God. Sabi ni Paul, nahayaan natin si Lord na baguhin yung takbo ng isip natin. Pero paano tayo babaguhin ni Lord kung mas marami pa yung oras nating magbabad sa mundo kesa sa presensya niya? Mas marami tayong oras na magbabad sa ino-offer ng mundo kesa sa ino-offer na pagbabago ni Lord sa atin. Kapag tinignan natin yung mga ginawa natin sa buong linggo, kapag tinignan natin yung mga ginawa natin sa buong linggo, gaano nga ba kalaking oras ang binibigay mo para kay Lord, para makilala siya? When you look at your schedule for the week, gaano nga ba kadaming oras yung binibigay mo para sa Panginoon, para makita natin kung ano yung mga desires niya at para mas makilala pa natin siya. At gaano kalaki naman yung ginugugol natin na magbabad sa kung ano yung ino-offer ng mundo. Tuwing Sunday nyo lang ba nami-meet si Lord? Or kapag nagsa-small group lang ba kayo, doon nyo lang na-experience or nami-meet si Lord? Malaking problema yun. Kung mas malaki yung oras natin na binibigay sa mundo kaysa kay Lord, kailangan nating baguhin yon, mga kapatid. Bakit? Dahil sa totoo lang, walang mabuting maio-offer yung mundo sa inyo. Lahat ng ibibigay niyan ay temporary. Pero yung ino-offer ni Lord sa atin, yung mga pangako niya ay walang kapantay. At forever yan. Para mas mapasalamatan pa natin ang ating Panginoon, para mas ma-worship pa natin siya truly, we need to let God change how we think. Dahil kapag nagbago yung pag-iisip natin,
magbabago din yung pamumuhay natin. Kapag mas marami na tayong oras kay Lord, yung values na niya yung makukuha natin at hindi yung values ng mundo. Mas ilalayo niya tayo kapag ka nakukuha na natin yung values ni Lord at nag-spend tayo ng maraming time sa Kanya, mas ilalayo niya tayo sa mundo. Hindi natin kayang fully i-worship si Lord kung ang laman ng isip natin ay values ng mundo. Kaya as Christians, as followers of Christ, we need to shift our lives towards kay Lord at papalayo sa mundo. Naalala ko, may napanood ako isang video ni Nas Daily last year. Last year pa ata yun, pero nakita ko yon sa video ni Nas Daily sa Facebook while I was scrolling. And itong si Nas Daily, mahilig siya sa meat. So, mahilig siyang kumain sa steak, ng steak. So, mahilig siyang kumain ng karne. And mas preferred niya talagang kumain ng karne kaysa gulay. Pero isang point ng buhay niya, meron siyang dalawang kaibigan na lagi niyang kasama who are vegetarians. They always have lunch outs, araw-araw. And nung una, si Nas Daily, meat lagi yung order niya. At yung dalawa namang kasama niya, salad, vegetables. So, weeks and months went by na ganun yung setup nila. Until one day, napansin niya na yung in-order niya, gulay na rin. Yung in-order niya ay salad na rin. Na-realize niya na yung gusto ng mga kaibigan niya na lagi niyang kasama, yun na rin yung gusto niya. Dahil itong si Nas Daily spent so much time with them, yung mga values ng kasama niya sa pagkain ay unti-unti na rin niyang nagustuhan at naging values. This also goes the same kapag tayo ay mas nag-spend ng time kay Lord at nagbigay at naglaan tayo ng oras to have fellowship sa mga kasama natin sa pananampalataya. Yung mga values na meron ng Panginoon at yung mga values na meron yung fellow believers natin, unti-unti na din yan na magiging values natin kapag lagi natin silang kasama. And when you have that transformation, kapag yung values mo yung kung ano na yung vina-value ni Lord, you can fully worship God. At mas mapapakita natin yung gratitude natin para sa lahat ng kabutihan na ginawa niya para sa atin. Brothers and sisters, ilagay natin sa puso natin itong dalawang verses na ito, itong sa Romans 12. Because these are the two verses that are very important sa ating mga Christians, sa ating mga followers ni Jesus Christ. Itong mga verses na ito, expresses our most important responsibility bilang anak, bilang mga anak ng Panginoon. At yun ay to submit completely yung buhay natin to the Lordship of Jesus Christ. So let me give you three things na pwede nating gawin. Ano nga ba yung pwede nating gawin so that we could truly worship the Lord and offer our lives para baguhin niya tayo? First is, be committed in serving God. Offering our bodies as living sacrifices to worship the Lord is a lifelong commitment sa Kanya. For us to show yung gratitude sa kabutihan ng Panginoon sa atin. If you are part of the ministry, sa mga nagmi-minister na po sa isang church or kahit dito sa Impact Church, sa mga nagsiserve, remember to always honor your commitment to God, regardless of what situation you are in. Minsan, ang dali sa atin na bitawan yung commitment na yon dahil merong nag-arise na situation or dahil ipit tayo sa mga ganap sa buhay natin. Pero lagi nating i-remind yung sarili natin na yung commitment na yon is not between you and yung person or yung leader mo, but yung commitment na yon is between you and the Lord. And when we honor yung commitment na yon, we worship God. Tandaan din natin na kasama sa commitment natin in serving God is yung pag-alaga natin sa sarili natin. Katulad nung shinare ko sa inyo kanina. If para naman po sa mga wala sa ministry, if hindi ka pa nagkakaroon ng opportunity to minister,
eh napakarami po natin ginagawa sa Impact Church. We have 6 campuses na pwede tayong mag-volunteer with. We have the Malasakit Ministry na patuloy na lumalago. And of course, meron tayong mga ministries dito sa loob ng church tulad ng multimedia, ng kids, ng worship, at tech team. Now is the time para gamitin yung mga talents na yon in serving Him. Now is the time to offer our lives as living sacrifices to God at magpagamit tayo sa Kanya. Second is, prioritize your time with the Lord. The more we prioritize spending time with God, the more nating malalaman at matututunan kung paano natin siya mas mapapasalamatan at mas mawo-worship pa. Write down yung mga bagay that takes up most of your time na pakiramdam naman natin eh, hindi naman masyadong importante. At palitan natin yon ng time natin para sa Panginoon. For sure, when we do that, makikita natin kung gaano kalaki yung magiging impact nito sa buhay nyo. You will see right before your eyes yung changes na gagawin ni Lord sa buhay mo. At yung effect na yon, actually, eh, hindi lang sa'yo, kung hindi magra-radiate din ito sa mga tao na kasama mo. Lastly, is be accountable to someone. Sabi ko nga kanina, itong worship natin is a lifelong commitment kay Lord. And minsan, dadating yung time na ma-overlook natin yung commitment na ito kay Lord dahil sa mga iba mo pang kailangang gawin. Mataas din yung tendency natin na makalimutang i-prioritize yung time natin kay Lord for different reasons. Kaya kailangan natin ng mga tao na magre-remind sa atin. Kailangan natin ng mga tao whom we are accountable with para ma-remind tayo in such things. We have to acknowledge, aminin natin sa sarili natin na hindi natin to kayang gawin nang tayo lang. Dahil madali nating lokohin yung sarili natin. Diba? Pwede natin sabihin na, nag-spend naman ako ng time kay Lord, nag-pray na ako kanina. Diba? Pwede natin sabihin na, nagawa ko na yung, pumunta naman ako yun ang service ko kay Lord. Diba? Madali nating lokohin yung sarili natin, pero hindi ganun kasi dinesign ni Lord yon. That is why having an accountability partner is very important. Pwedeng yung asawa mo, kung meron ka ng asawa, small group leader mo, or kaibigan mo sa church, ay pwede din. At actually, kaming mga pastors nyo, ay pwede nyo ring maging accountability partners. So make sure that you have one. Offering our bodies as living sacrifice, napaka daling sabihin, pero napakabigat gawin. Dahil it requires us to serve the Lord even in times na hindi natin maintindihan, even in times na tayo ay nasasaktan. Pero our calling as Christians is to offer and to serve, offer ourselves to the Lord and to serve Him. And I hope na as your thanksgiving sa Panginoon, ay piliin nyo na mag-serve sa Kanya. Piliin nyo to worship Him through your bodies, through your mind. At gamitin nyo yung mga talents na ibinigay ni Lord para sa inyo. And let me leave you with a quote from John Piper. Ang sabi ni John Piper, "The essence of worship is being satisfied in God and cherishing Christ as gain." When we offer our bodies, niisip natin si Lord yun, gain ni Lord yun. Pero ang totoo, tayo ang may gain doon. Tayo ang lumalago, tayo ang lumalalim, at tayo ang pinagpapala ng Panginoon. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for your goodness sa buhay namin, Lord. We thank you, Lord, for everything that you have done for us, Father. And it is just right, Lord, na purihin ka namin gamit ang aming buhay, Panginoon. Mag-serve kami sa iyo at i-worship ka namin. We thank you, Lord, because what we have right now, kung ano man kami, Panginoon, it's all because of you, Father. We can sing, we can dance, we can shout, Panginoon.
can praise your name. Hindi dahil kung sino kami, kung hindi. Dahil sa iyo, Panginoon. Father, we thank you. We thank you, Lord, because we know that in every step of the way, ay kasama ka namin, Lord. And tulungan mo kami sa mga times na mahihirapan kami, Panginoon, na i-balance yung buhay namin. Tulungan mo kami sa mga times, Panginoon, na kami ay nagsustruggle, Lord, sa mga burdens na meron kami, Father. Help us, Father, to release all of that and lay it, Lord, sa iyong mga paa so that we could worship you fully, Panginoon. And we could express our gratitude. We thank you, Father. Every breath, every praise is to your name and to your name alone. And as we pray in Jesus' name, amen. I invite everyone to please stand up and let us continue to worship our God.
Let's all pray. I'll ask you to offer your prayer of thanksgiving to the Lord individually. Pray lang po tayo. Thank the Lord for what He has done. Lord, we thank you for life that you have given to each one of us. Lord, maraming salamat sa lahat ng experiences na ipinadama mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng binigay mong pangangailangan namin, and even those things that gusto lang namin, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa kagandahan ng aming kalusugan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat din, Lord, minsan sa sakit. Kasi we feel, Lord, that we could rest in you and rest in your presence because of those sicknesses. Lord, we thank you that you are a loving God, that yung pagmamahal mo, yung pag-ibig mo sa amin ay napakalalim, O Diyos, na sa kadalasan, Panginoon, hindi namin maarok. Tulungan mo nga po kami na makontain lahat ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Father, we pray that you listen to our thanksgiving today. Lord, punong-puno yung puso namin, punong-puno yung isipan namin, punong-puno yung pagkatao namin sa pasasalamat sa iyo bilang aming Diyos. Bilang aming Ama, bilang aming tagapagligtas. Kasama nito, Panginoon, ang aming hiling sa iyo. Natulungan mo nga kami na maging committed, Lord, to a God who's faithful, to serve you, to love you, to serve one another, to share the love that we have to, that you have given to us, to others who needs it. And Lord, as we face another week, may your Holy Spirit be upon each one of us. May the thankfulness, the gratefulness, Lord, in our hearts continually continually abound, Lord, so that we will see how your hand is at work in our lives. Lord, to the situations na meron ang bawat isa sa amin, mahirap, madali, masaya, malungkot, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang patnubayan at gabayan. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy nilang maintindihan ang pag-ibig ng Panginoong Jesus na para sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, we will be able, Lord, to share this love to others who needs it. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen.
morning, Impact Church. Have a blessed week ahead.